isang teacher mismo, frontliner, okay? Talagang nakikisalumuha sa mga bata. I'd like to welcome to our program ngayong gabi si Teacher Sabrina Ongkiko. Magandang gabi sa iyo, Teacher Sab, and thank you for joining us dito sa Facts First for the first time. Magandang gabi, Sir Christian. Magandang gabi po sa lahat. Thank you po for inviting me. Oo, huwag mo naman ako i-sir, Teacher Sab. Kasi akin tayo. So, sir, tsaka ma'am tayo. Nagkakilala kami ni Teacher Sab nung parang tayo nagsalita no, sa isang youth forum sa Naga. And ang galing ha, ni Teacher Sab. Kaya nakaka-believe. Ito, ibibida kita ng konti. Although pag ginugle nyo, and I think parami sa inyong familiar sa kanya, bibida ko lang siya, no? Isa siya sa mga outstanding women in the nation service. In towns, no? Towns awardee siya because of her very important contributions dito po sa larangan po ng education reforms. And isa ka ring master teacher, tama ba? Ano yes, ba ibig sabihin? Sorry ah, can you elaborate on that? Ano ba ibig sabihin ng master teacher? Ano yan, part yan ng career pathway ng mga teachers, no? So, may teacher 1, teacher 2, teacher 3, tas master teacher 1, 2, 3, etc. So, ang role ng master teacher is to coach and mentor other teachers. So, instructional leaders kami dapat. So gaano katagal ka na nagtuturo sa Kulyat Elementary School? 14 years, 1-4. Wow, 14 years. And anong yung mga year levels na hinahandle mo? Before, nag-grade 5 ako, tas grade 6 ngayon. Okay. Sige yan. Nilalatag na. 1 year na lang may pension na ako. Ganun ba? O sige, pag-usapan natin itong Department Order No. 21 ni Vice President and Education Secretary Sara Duterte. So bawal na rin magdikit ng kung ano-ano sa mga schools, bawal yung mga tarpaulin ng mga politiko, pero ang pinaka parang pinag-uusapan talaga, yung classroom. Yung dapat daw malinis. Ano bang tingin mo ron? Meron tulad nga po, parang medyo nabanggit ko na din po to sa inyo, 'di ba, sa ating chat na may pros and cons, no. Una, nakikita ko saan nagagaling yung policy. Kasi meron naman din talagang classrooms na maraming disruptive decoration. So, na kumbaga, hindi nakakatulong sa focus and attention ng mga bata. And I think, yun yung ina-explain ng mga USEC, no, na may mga research na nagsasabi na the less decorations, mas maganda. Pero as a policy, kasi yung nakalagay dun sa policy, babasahin ko lang ha, classroom walls shall remain bare and devoid of posters, decorations, or other posted materials. So, wala talagang nakahang. Pero hindi naman din yun yung sinasabi ng research. Actually, pag tinignan po natin yung research sa mga decorations sa classroom, ang sinasabi po nila na hindi naman wala talaga. Kung hindi, dapat mas purposive. Ibig sabihin, may gamit. Bakit yan nakalagay dyan? Dapat task-oriented, di ba? Pero yung pangatlo na maganda rin i-consider kasi medyo malabo ano ba yung necessary or unnecessary etiquette, 'di ba? Ang mahalaga ay it makes the student feel welcome and at home. Kasi 'di ba, Sir Christian, for most of our students then in the public school, yung home nila hindi maayos eh. Yung classroom nila yun na yung next home ng mga bata. And if you think about it, parang pagpasok ng estudyante tapos feeling nila welcome sila dun sa classroom, parang ang laking bagay nun sa learning. And that's also supported by research, no? If the students feel that they own the classroom, that parang sabi nga, na actually, ang interesting pa dyan, sabi ng research na if the students feel that they have ownership of the classroom, nakaka-develop sila ng sense of responsibility. Diba? Na kapag may personal and intimate space for them, nakaka-absorb sila, nakaka-memorize sila, nakaka-recall sila ng information better. So tingin ko, kung babalik ako dun sa policy, hindi naman sa wala talaga. Pero magandang may gabay, siguro may kasama dapat yung policy, nagabayan yung mga teachers. Ano ba yung effective? Diba? Na hindi lang siya inutos na baklasin natin to. Pero pag-isipan din natin, ano ba yung effective na ilagay dyan para sa mga bata? Baka yung sa ganung paraan, mas student-centered tayo. At mas na-empower natin si teachers. Okay. Marami akong gustong sabihin, sorry. Alam ko may tanong ka.
Hindi, okay nga. Nakikinig lang ako eh kasi ang ganda ng mga paliwanag mo dun sa pros and cons. Pero I think mas marami yung pros sa binanggit mo, no? Pero dyan sa, ano, sa kulyat, ano interpretation nyo rin sa department order? Talaga bang bear? Or pwede naman magdikit, oo, especially kung makakatulong? Well, talagang, ano, di pinatanggal yung mga posters, so walang nakadikit, ni-repaint. Meron namang, I mean, malinis siya tignan, no? Pero, in a way, may unintended consequence yung policy na for some teachers, nakaka-demoralize din siya. Kasi, medyo pinagtuunan ng atensyon, ng even ng budget, diba, ng effort, yung pagpo-put up ng mga decorations. Eh. Ownership din yan ng mga teachers. Tapos, kung titignan natin, yung role namin lagi, lagi kaming utosan ng reforma, di ba? Ibababa na lang sa amin yung utos, kailangan namin gawin. Pero yung classrooms namin, isa yan sa source of power namin eh. May autonomy kami sana sa classrooms namin. Pero parang, in this case, inutusan kami ulit kung ano yung gagawin. So, yung policy siguro could have been more empowering for us. In a way na sana mas nagabayan kami, hindi lang na utusan mo kaming tanggalin natin, baklasin natin, pero ano nga, yun nga, napag-isipan, mas formative, di ba? Mas pag-isipan natin, ano yung dapat na ilagay, how do we create a better learning environment this school year? Ganun. May mga binanggit kang pag-aaral, no, in support of visual aids, which of course, by the very term, aid in learning. Pero aware ka ba, although dapat na sumasagot ito, I know, yung DepEd, no, yung naglatag ng order, meron man data that would really support naman the idea that classroom walls have to be bare. Wala dapat nakadikit para daw nakatutok mismo sa teacher yung mga estudyante during the learning session. Are you aware of anything? Meron ako nakitang research on that na, well, hindi siya dapat bare. Sinasabi lang nila na less destructive, distraction na decoration. So, para kumbaga, bawasan lang, hindi naman sa zero. Yun yung nasa research, no, na nakita ko. So, I read a couple of ano din. And I think yun din yung isang sinasite ni DepEd. Pero diba, sir, ganito din yun eh. Parang pag younger kids, kailangan mo rin ng scaffold eh. So your classroom becomes a scaffold for the students. So halimbawa, pag kinder, sa pinto, may nakasulat na pinto. Para naging familiar sila sa words, ganun. So you can't actually do away with parang stuff on the walls that can help your students. Pero yun yung sinasabi kong purposive, na task-oriented. Merong gamit. So, hindi lang siya naglagay ka lang ng decorations, pero para saan mo yun gagamitin? At yun sana yung gabay na hinihingi namin na, ano, instead of just saying na it should be bare. Oo nga eh. Kasi nga, naintindihan natin yung pinanggagalingan din, assuming ito nga yun, no? Parang i-clear yung mga schools, yung mga classroom walls, yung mga epal na mga nakadikit, no? For instance, yung mga politiko na may tarpaulin. Diba, nakikita natin yan pag mga graduation, diba? Minsan, may graduation diploma, certificate ba yun? Mas malaki pa yung mukha ng politiko na parang siya nag-graduate. Yung mga ganun, intindihan natin yun. Pero yung dito nga, no? Yung sa classroom. So, pag ganyan talagang bawal na, no? Wala kayong pwedeng idikit. Pero, I assume, pag, let's say, during your subject, ano ba tinuturo mo mga subjects, by the way? Science and English. Science and English. So, during your class hours, pwede ka naman magdikit. Is that the correct understanding? Yes, yes. I think, parang kung babasahin ko yung interpretation ko ng policy, ano lang naman, linisin lang. Yun, I think, yung point, no? Linisin. Pero sa akin nga, sana naitindihan namin na, I mean, kasi ang point, ano ba yung mas mabuti para sa estudyante? Yun. So, pero oo naman, pag nagtuturo ako, nagdidikit ako, lalo na kung may pag-group activity ako sa walls, 'di ba? Parang ganyan. Pero ang ano ko rin kasi, Sir Christian, nagsha-share din kami ng classrooms kasi congested yung sa school namin. So, 2 shifts kami. So, hindi ko rin pwedeng i-dikit lang tapos sa grade 5 yun ulit yung gagamitin na room. Mawawala lang din yung decoration. So, may ganun din kaming concerns, no?
Okay. Pero yun, talk to us about yung benefits ng ganyan. Kasi I suppose ba lalo pag elementary, kasi ako nagtuturo pero sa college eh. Kumbaga, mas mahirap yung ginagawa nyo, kaya mas bilib ako rin sa mga nagtuturo sa basic education, in particular elementary, no? Mas bata, parang, ito lang interpretation ko dyan, mas mahirap magturo. Pero yun nga, I suppose hindi lahat pare-pareho yung learning approaches, no? Diba? Minsan yung iba, visual learners, yung iba, hindi mo agad mapapasunod when it comes to reading. I mean, talk to us about actual instances kung saan nakakatulong yung mga visual aids sa mga classrooms. Yung halimbawa, yung sight words. So, kasi may mga teachers kasi yung sight words o yung letters nakapaskil na. So, lalo na sa kinder classrooms, no, na may mga letters. So, minsan, they can point to the letter o anong letter yan or sound out the letters. So, yung mga ganun, yun yung sinasabi nga natin na task-oriented or purposive decorations. Yun, pwedeng mo nang hindi tanggalin. Sana, di ba? Kasi, during your class, nagagamit mo talaga. You can point to it, di ba? Naalala ko rin, Sir Christian, ikaw ba nung high school ka o nung elementary ka, mayroon kayong bulletin board sa classroom na pinapadesign sa inyo ng teacher, di ba? So you have ownership of the bulletin board. So sa akin, mahalaga na may say yung estudyante dun sa ano yung gusto nilang ihang sa classroom. Actually, yun yung factor na hindi natin masyadong dinidiscuss eh. Kasi we've been discussing on yung feelings ng teachers, ganyan. But how do our students feel about this? So, kanina tinanong ko, halimbawa, yung estudyante ko na, ano bang tingin mo dun sa classroom? Gusto mo ba na walang-wala talaga nakadikit? Sabi niya, hindi naman, ma'am. Pero wag din yung OA. Ganon. Kasi sabi niya na yung boring naman daw kung walang nakadikit. Parang iba nga yung sense ng na-welcome ka dun sa classroom mo, na alam mo sa inyo yung classroom na yon, di ba? So, halimbawa, ako, mahilig ako mag-post ng student work kapag natapos na nila, so kuwari may nagawa sila. Dahil sa English, di ba, minsan magpapadrawing ako ng monster and then they write sentences tungkol doon. Tapos, dahil proud na proud sila sa work nila, parang pwede nalang ihang. And according to research, parang classrooms that feature the products of students' intellectual work, ganyan, they actually create or promote greater participation tsaka involvement in the learning process. So, feeling estudyante, parte siya ng learning process. So, mas empowering, di ba, for both teachers and students. So, yun yung sa akin. So, even kwari sa library, I handle kasi the library, tas may library club ako eh. I would always ask the kids eh, ano yung gusto nyong ilagay? Ano tingin nyo yung makakatulong sa mga pupuntang bata dito? Kasi dapat parte sila nito. Ganon. Yung mga ano pala, no? Nabanggit mo yung lumalaki tayo, no? Although, hindi naman ako nagpapabata, alam ko mas matanda ako sa'yo. Pero sa akin kasi, nung lumalaki ako, nag-aaral, no, nakikita ko yung mga slogans, no? Yung mga ganyan ba talagang ano rin, nakakatulong? For example, yung honesty is the best policy. Yung mga ganun, do they actually help? Well, ang sabi, di ba ngayon, yung words of affirmation, nakakatulong siya sa mental health eh. Diba? Yung paulit-ulit na sabi mo sa sarili mo, I'm beautiful, I'm strong, I'm ganyan. Akin, parang kung isa lang siya or diba, yung kapansin-pansin, kasi minsan kasi natatabunan na rin siya ng iba dahil sobrang dami nakapaskil. But if you want ka to be purposive, diba, kung gagamitin mo talaga siya, di make sure na nakikita siya sa isang area ng classroom mo na parang araw-araw sabihin nyo, kuwari ako may goal ako sa klase, lahat gagaling. Diba? Lahat gagaling. Hindi lang ako advisor this year, pero kung may choice man ako, kung may advisory class ako, pipiliin kung may poster ako ng lahat gagaling. Kasi pag nakatilingin sila sa harap, naalala nila yun. Pag magtetest sila, naalala nila na lahat gagaling. Pag nag-group work kami, lahat gagaling. Mga ganun ba? So, I think, pwede. So, yun nga eh, pagkatiwalaan din natin yung mga teachers natin that they also know what's good for their students, di ba? For their class. Especially since every school has its different context, no, in the Philippines. Diba? May isa pang issue ng equity, di ba? For far-flung areas, for far-flung schools na wala masyadong resources, di ba? So, yung classroom mo talaga nandun yung resources for the kids that otherwise they wouldn't be able to
to get from their homes, 'di ba? So iba din yung context na yon. So yung mga ganun ba? Oo nga, no. Yung kumbaga wala ka ng resources sa bahay, pupunta ka sa school kasi nandun sila, pero hindi mo naman maximize kasi may mga ganitong polisiya. Alam mo, Teacher Sab, I really hope na may nakikinig o nanonood sa atin ngayon from DepEd para baka naman pwedeng ma-convince, no, to reconsider the policy. And I hope they won't take your words negatively kasi very, very constructive, eh, no? Ayun. I don't want you to get into trouble. Thank you. Oo nga po. Pero ang wish ko nga din po na sana over the school year, from there to something that's more student-centered, that we build the classroom together with our students. We decorate it together with our students. No? Yun yung wish ko. Kasi okay lang naman, let's start the room there. And then we, diba ang ganda nun? Kasi slowly nabibuild nyo, ibig sabihin nabibuild nyo rin yung relationship mo with your class. And it makes it more, like, it feels more like a home for them. Ikaw nga, i-decorate mo yung home mo, di ba? According to ano yung kultura ng pamilya mo or ugali ng, di ba yung ganon? So, meron kang welcoming space na pag umuwi ka, secure at joyful at inspired dun sa space na yon. And sana ganun yung classrooms natin. So, yun. It really makes sense, no? Kasi pag estudyante ka, parang malagay yung may sense of belongingness ka, no? Doon sa classroom. Yung para bang meron ako naging ambag dyan. Kumbaga, napaganda namin yung classroom kasi nagsama-sama kami, no? Malaki epekto niya sa mga estudyante, no? Tama ba? Opo. So both from experience and from research, malaki yung effect kapag sinasama yung student sa proseso at pag na-empower si teacher to also think about this. Yung sa akin lang naman, policies are there to guide them, di ba? To lead us, to give us directions also dun sa anong gusto natin na mangyari. Pero when we say, halimbawa, that it's just this, and then parang afterwards, naintindihan ba ni teacher bakit? Or meaningful ba ito? Or may nakuha ba tayo after? Kasi yung sa akin lang, okay lang, kasi gagawin naman talaga namin yun eh. Actually, yun nga minsan yung role namin, di ba? That we always follow the directives of the government. Pero teachers are agents of reform. If you want to transform our classrooms, also give us that space to, diba, to think of what's good for our students. So, in that sense, parang aside from just giving the instruction, how do you guide us to think about what's an effective learning environment? Para hindi mo lang nautusan, pero napaisip kami, para kahit wala na tong policy na to, we would always remember, ito yung effective. So beyond this policy, beyond the scope of this policy, you will always be better, di ba? If you know better, you do better. Parang yun lang yung sa akin na we can be more empowering. Ang ganda ng mga sinasabi mo, Teacher Sab, no? I'm wondering, na-consult ba kayo in any way before these instructions were handed down? Hindi ko to masasagot dahil posibleng meron na hindi ko lang alam, 'di ba? Pero yun. So actually hindi ko alam yung sagot kasi nasa side ng DepEd yan, sila nakakaalam kung naka-consult sila. Ganun, oo. Okay. Well, nga, I really hope sana makinig sila, no? And somehow ma-reconsider yung ganitong decision kasi base sa pagkakalatag mo ng mga benefits, no? Napakadami talaga. And ito nga pala, finally, no? Medyo, I don't know whether you share this concern of mine. Yung bang missed opportunities? Kunwari, tumagal itong ganitong polisiya, talagang bare yung mga classroom walls. I mean, ano yung mga pwedeng missed opportunities na pwede nating makita? Na pwedeng panghinayangan? Kasi, let's say, this batch was covered by this particular set of instructions. Anong tingin mo? Tingin ko yung maximizing our classroom as a tool for learning. Yun yung isang pwede nating ma-miss na opportunity. Kasi classroom, ang classroom kasi hindi lang siya space eh. Na pupunta lang doon yung estudyante. Pero eto nga, may mga studies talaga nagsasabi na yung classroom design, yung classroom structure can actually add and impact learning outcomes.
So, hindi lang ang decorations eh, Sir Christian, pero even temperature ha. So, pinag-isipan natin, diba, may nagkaroon tayo ng issue na very warm weather. Merong research that says na a lower temperature can actually help students learn more. So, talagang mahirap kung walang ventilation yung classroom. So, there are so many things to consider, not just decoration. Pero, yun nga, again, missed opportunity if we don't maximize the space and use it to help students learn. Kasi as is, nahihirapan kami, no, na using different tools, meron kami yung visual aids, etc., etc. Pero, it adds eh, kahit maliit na bagay lang siya, parang compounded factor siya eh, that can help learning outcomes. So, yun nga, sight words, or even teaching kids responsibility. So, not just intellectual, di ba, pero development of character. If they own the classroom, they become more responsible. And then that also translates to being responsible citizens in the future. Yung mga gano'n na we can't actually just say na hanggang ngayon lang yung impact nito. Diba? But yun lang, parang sayang kung hindi natin siya magamit as a tool. Galing nung bilib na bilib sa iyo mga nanonood. Ano, teachers have, honestly, yan. Ang gaganda ng mga comments. Oh, sabi. Upurihin lang kita ng konti. Ayan, ay, teka lang. Sana ganito lahat ng teacher. Galing. Yung sabi kanina, dapat daw maging USEC ka ng Department of Education. Hindi naman siya, hindi naman siya nag-aspire, pero alam nyo, honestly, no, teacher sab, no, when I got to know you, sabi ko, yung mga tulad mo dapat yung nasa gobyerno. Eh. Although nasa gobyerno ka technically. Pero I mean, yung mga nasa positions to actually influence, if not implement policy. Kasi, ang ganda ng pagkakalatag, and you're speaking based on experience also. So, yun. Well, yun lang. Sinabi ko lang. Teacher Sab, maraming salamat for joining us tonight. And I hope we can have you again siguro in the future to talk about other aspects of education reform, because we need more of you. No? We need to learn and hear from people like you more, honestly. Maraming salamat, Teacher Sab. Thank you po for giving us a voice from the field. Hindi ko rin papalagpasin yung opportunity na masabi rin po from our end, no. And I hope mas balanse din natin siyang makita, no, itong issue na to. Hindi lang tayo nagre-react, pero at least nagbasa tayo, nag-research tayo, at tinignan natin yung what's behind this policy. So instead of magalit lang. But yeah, yun po, good luck po sa aming lahat sa start ng school year. Thank you, Sir Christian. Ang bait ni Teacher Sab, no? Ayan. Okay. Maraming salamat, Teacher Sabrina Ongkiko, for joining us tonight dito sa Facts First. Ingat kayo lagi, and saludo kami sa ginagawa nyo, especially dyan sa Kulyat Elementary School. Maraming salamat, Teacher Sab. Thank you po. Ayan, nakasama po natin si Teacher Sabrina Ongkiko. Oo.